Hello everyone, welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video is, I'm going to show you 3 kinds of food recipe, which is a Filipino cuisine guys. So it's quite quick and easy. So as you can see guys, I use healthier butter again, which is rich in omega-3 and 6. So help to lower cholesterol. So, it's not bad if even you use it a lot. Kasi, healthy butter siya. And actually, it has recommended dosage. So, ayan na nga. Nilagay ko na po yung ginger after I heat up the pan and put the butter on. And then, after nito, ilagay ko naman yung garlic. So, I wait until it's kind of golden brown. At yung lumalabas na yung aroma. At ayan na nga po, nilagay ko na yung garlic. And after nito is, ilagay ko na rin yung onions. So actually, kakaiba itong lulutuin natin ngayon guys, di kaya ng mga nakaraan kong videos. So ayan na nga po, nilagay ko na ngayon onions. At inango ko siyang mabuti hanggang sa lumabas na din yung aroma niya. At ayan na nga po, nilagay ko yung small pieces of chicken. So, ayan. Tino-turn over ko siya hanggang sa mag-iba na yung kulay. At nilagay ko na nga po yung ating bagoong made of tiny shrimp. So, bagoong alamang siya, guys. So, ayan na nga. Tapos, nilagyan ko siya ng black pepper, salt, seasoning to taste, ayan, some chilies at saka some soy sauce po. Yan ang usually nilalagay ko sa aming pagkain kasi mahilig talaga sa spices ang aking asawa. Gustong-gusto niya pag maanghang. Ayan, nilagyan, dinagdagan ko siya ulit ng bagoong guys. Kasi gusto namin yung ma-emphasize talaga yung lasa ng bagoong. At ayan na nga po, nilagay na ko ng konting tubig. At hintayin po natin hanggang sa kumulo na siya. At ayan na nga po, kumulo na siya. And hinaan ko po yung apoy. And then, ilagay ko na po yung pumpkin. Ayan. Actually, mura lang ang pumpkin dito guys. Tuwing October and November kasi season siya ng pumpkin. At ayan, tinakpan ko na nga po siya. At hayaang kumulo at maluto. So ayan na nga po, kumulo na siya guys. At isunod ko naman lagay yung ating frozen okra. So mas mura ang pag-frozen dito guys na okra kasi mahal yung fresh. Kasi imported kasi siya, hindi siya tumutubo dito sa UK. So medyo may kamahalan sa Asian supermarket. At sinunod ko na po, lagay po yung kale kasi kailangan namin siyang ubusin before siya masira. Kaya ayan po, nilagyan ko siya ng kale, vegetables. Also siya dito guys, pero I don't think if merong kale sa Pilipinas. Meron naman siguro. Pero siguro imported na siya kasi dito ko lang nakikita yung kale. So ayan na nga po, luto na siya guys. And it's ready to serve. So of course, pinartner namin siya sa rice. At una kong siniserve yan sa aking mahal na asawa. Kasi siya talaga yung unang siniserve ko siya sa mga pagkain guys. Ayan, that is for my husband. Gusto niya this time walang rice, so puro vegetable yung sa kanya kasi ayaw niya muna ng may rice. So ayan, pinuno ko siya yung baho, pinuno ko talaga yan. Tsaka mas dinamihan ko talaga yung chicken breast yung sa kanya kasi okay lang naman sa akin kahit all vegetables and rice lang. So ayan na po, kakain po tayo. And ito naman po ang susunod na recipe na aking lulutuin, which is I use healthier butter again, which is rich in omega-3 and 6, help to lower cholesterol. At ayan na nga po, mainit na po yung pan at nilagay ko na po yung ginger at garlic. And then,
Ilagyan ko siya ng onions. At nung lumabas ang aroma, ay nilagay ko na po yung tiny pieces of chicken breast. Ayan. So, hinango ko siya mabuti, guys, hanggang sa mag-iba na yung color. And then, after nito, as you can see, nilagyan ko siya ng salt, black pepper, some seasoning mix, and of course, a tiny salted shrimp, which is, ang tatawagan sa atin is bagoong or bagoong alamang. So, ayan na nga po, nilagyan ko siya ng 2 tablespoons of it. Actually, first time ng aking asawa na makatikim ng may bagoong. Kaya, let's see if magustuhan niya. Nalo ko siya, guys. Saka nilagyan ko siya ng 2 tablespoons of coconut milk powder. Gumamit kami ng coconut milk powder, guys, para makatipid. Kasi, mas namalalas kasi siya for a long time kapag coconut milk powder ang gagamitin. And kasi yung mga sakakan, dalawang beses lang siya. Kasi masisira siya kapag hindi mo siya gamitin agad. Samantalang ang coconut milk powder ay pwede mo siyang magamit kahit open na ito hanggang sa maubos. Kasi hindi siya masisira agad. So ayun na nga po, kinover ko siya and hinintay ko hanggang sa kumulo ulit. At hinango ko siyang mabuti para hindi siya dumikit, guys. At nilagyan ko siya ng frozen green chilies para maanghang siya. Masarap kasi pag maanghang. And then nilagyan ko siya ng spinach. Frozen spinach naman yung ginamit namin, guys, kasi mas mura kapag frozen kaysa fresh. Practical po kami dito, guys. Kung saan kami nakakatipid is doon po talaga kami. Even though of course pinipili pa rin namin yung mga healthy food at of course, hindi junk. Yung, kasi lagi talaga akong nagluluto dito, guys. Maano na siya, masustansya na siya, nakakatipid ka pa. So, ayan na nga po. Kumulo na siya, guys, at hinango ko siya mabuti para mag-separate yung frozen vegetables at tinakpan ko siya ulit hanggang sa maluto. So, ayan na nga po. Malapit na siya maluto, guys. Kumulo na siya. And, ayan, luto na siya, guys. And it's ready to serve na. Actually, masarap siya, guys, talaga. Nagustuhan siya ng aking asawa. Naubos niya talaga yung isang plato. Kasi gustong-gusto niya yung spicy. Para siyang Bicol Express kasi. And ito naman po yung another recipe for today's video. Which is, as you can see, guys, we only buy discounted vegetables from supermarket. So, ito po yung isa sa mga tips kung paano kami nakakatipid at nakakaipon dito sa England. Kasi mahilig ako magluto at pero yung mga binibili namin is mga discounted vegetable pero hindi pa naman siya sira, guys. So, ayan na nga po. Naglagay ako ng mantika sa pan. Nilagyan ko ng garlic saka onion. Saka hinintay ko na lumabas na yung aroma. Saka nilagay ko yung tiny pieces of chicken again. And then, pagkatapos nito, guys, hinango ko siyang mabuti din hanggang mag-iba na yung color. So, as you can see, makulit talaga yung asawa ko, guys, tuwing nagluluto ako. And, ayan na nga po. Nilagyan ko siya ng soy sauce. About 1/4 cup. And about 2 tablespoons of oyster sauce. Ayan. Hinango ko siya mabuti, guys. And then, after nito is, lalagyan ko siya ng konting tubig. Nilagyan ko siya ng chili flakes. At saka chili powder. Kasi gusto ng asawa ko na maanghang. And then, black pepper to taste. And salt. As you can see, at ayan nga, lagyan ko din siya ng seasoning mix to taste. At saka, pagkatapos nito, lagyan ko siya ng tubig. Ayan, konting tubig. Pero gusto kasi namin ng medyo runny siya, guys. Yung hindi masyadong dry. So, ayan na nga po. Lagyan ko siya ng medyo maraming tubig. Ayan. At hinayaan ko siya hanggang sa kumulo, guys. Ayan, kumulo na siya. Ilagay ko na yung
different kinds of vegetables. As you can see, broccoli, carrot, baby corn, at saka main stout. I don't know kung anong tawag yan sa atin. So, ayan, nilagyan ko din siya ng mushroom. Haluan ko siya lang mabuti. So, takpan ko siya, guys, hanggang sa kumulo. As you can see, guys, ayan, mag-relax-relax muna ako habang naghihintay na kumulo-kulo na siya. At ayan, check ko siya kung lagi ko rin siyang chine-check the same time. At ayan na nga po, kumulo na siya, guys. Ayan, at nilagay ko na yung cabbage. Kasi ayaw namin yung overcooked na cabbage. Para masarap talaga siya pag hindi siya overcooked, guys. At ayan, nilagay ko na rin yung rice noodles. At hinalo ko silang mabuti hanggang sa maluto. Madali lang siyang maluto, guys, kasi pag lalo na pag binabad mo siya ng tubig. At ayan na nga po, hanguin lang siyang mabuti hanggang sa maluto. Of course, kailangan tikman mo din kung tama lang mo yung lasa. Kung hindi naman, ay pwede naman lagyan ulit. Ayan, nilagyan ko siya ulit ng spices kasi parang hindi siya masyadong maanghang. Ayan, hinahaw ko siyang mabuti, guys, hanggang sa medyo mag-dry na siya. Pero ano, ayaw talaga namin ng dry kaya medyo marami talaga siyang sabaw. As you can see, ayan, runny siya. Ayaw namin ng dry. Gustong-gusto ng aking asawa na ganito pero hindi yung dry. Ayan, of course, it's ready to serve na, and this is for my husband. So, lagi talaga yung nauuna na isi-serve ko before yung sa akin, of course. Ayan. Masarap siya, guys, in fairness. At gustong ng aking asawa kasi lalo na yung hinaluan ko ng maraming iba't ibang uri ng vegetables. At gustong-gusto niya yan. And actually, nauubos niya talaga yung isang bowl pag ganito lang kahit walang rice. Kasi hindi na kami minsan nagra-rice pag ganito yung pagkain namin, guys. Healthy siya kasi marami siyang vegetables na halo. At of course, may chicken din. So, complete na siya, guys, kasi may protein na siya at mayroong iba't ibang uri ng vegetable which is rich in nutrients and vitamins. And of course, may carbs na din siya kasi yung rice noodles. And of course, the last serve is for me. So anyway, thank you so much for watching, guys. Please bear with me for more video. And I see you again on my next one. See you later. God bless.